Good morning, and welcome to another episode of AFL Ibon at Motorcycle. Ito yung ating crew, eh. Okay. So today, meron tayong pupuntahan na isang mag-iibon na dito lang rin nakatira sa Imus. Okay, mamaya madidiscover natin kung sino siya. Late kami kasi may mga inayos kami. Usapan namin na last G's. So, tara, let's puntahan na natin. Sabahan nyo kami sa biyahe. Okay. Just to give you an idea kung sino itong mag-iibon na to, eh, isa na itong medyo seasoned breeder. Okay, kilala siya dito sa Cavite na isang magaling na breeder ng mga imus. What? Na breeder ng mga lovebirds dito sa Imus or dito sa Cavite. So, napakaswerte natin nung sinabihan natin siya na gusto natin siyang interviewin, eh pumayag kagad. Okay, usapan alas G's, anong oras na? 10:30, wala pa kami doon. So, hintay-hintay tayo, no? Ito yung crew natin, ayan, nagmumotor, ayan, palabas na. So, iniintay lang, kukunin niya yung ano, yung kanyang lisensya na sa aming guardhouse, at medyo mahigpit talaga dito sa amin lahat ng tao kinukuhahan ng lisensya bago pumasok ng village. Pero that's okay, part ng protection or security ng aming, ng lahat ng homeowner. So para sa atin okay lang yon. Sa likod natin si Ed Chua and si Sale. So suportahan din natin yung mga pa-ending ni Ed. Siya yung kasama natin, siya yung ating kapartner dito sa AFL Ibon at Motorcyclo. So kung may mga nakikita kayong kuha na medyo magagalaw-galaw, syempre nagpa-practice pa lang kaming gamitin yung aming mga cameras. So siya po ang responsable sa pagkuha ng mga videos. Si Sel naman, siya naman ang nagsisilbing director at editor ng ating mga ng ating channel, no? Siya yung nagsisilbing director at editor ng ating channel. So as of now, tatlo pa lang ang crew ng AFL Ibon at Motorcyclo. By the way, sila po ay mga nagvo-volunteer lamang, hindi pa natin sila kaya suelduhan. So, napaka-laking tulong ang ginagawa nila sa akin. Gagawin, subscribe. Then ang pangalawa naman natin ay hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod naming videos. And number 3, comment kung ano ang gusto nyong pag-usapan natin sa mga susunod in the future. If we can accommodate, definitely we'll do that. Ang bilis magsalita, di ba? Medyo hype na hype, medyo natutuwa kasi tayo at pinagbigyan tayo ng ating kaibigan na mag-iibon. Actually, pumisita lang siya sa akin, may kinuha siyang nest box. Okay, so sa doon, kinausap ko siya, sabi ko, wag natin pag-usapan ko na yung mga itatanong ko sa'yo. Pero mas maganda kasi kung live ang interview. I mean, wala kang idea kung ano yung mga itatanong ko, and definitely ma-enjoy natin tong interview na to. Oh,
Okay, good morning mga kadilas. Welcome to another episode of AFL Ibon at Motorsiklo. Kung bago ka sa channel ko, please subscribe and hit the notification bell para maging updated ka kung meron kaming newly uploaded video. So, kung meron ka namang gustong mga talakayin namin na topic, mag-comment lang down below para sa mga future videos namin ay tatalakayin natin ito. So, for today's episode ay magbibisita tayo sa isang kilalang breeder dito sa Imus Cavite or kilalang breeder dito sa Cavite. Everybody, let's welcome Mr. Joe Cruz. Morning, mga kaibon, mga kagilas. So, ito sir, ibibigay muna namin sa inyo to para ano natin is ating yung face mask. Okay, thank you very much Mr. Mark Mendoza para dito sa ating napakagandang face mask. Sir, ito po, para thank may you, magamit tayo during sa this episode. Salamat, So, si Mr. Joe Cruz ay 3 years na rin natin kilala. So, nung nag-start tayo mag-ibon, isa to talaga sa mga pinuntahan ko na mag-ibon, nag-i-revisit ako. Hindi kami magkakilala. Pagpunta ko dito, in-entertain niya ako. No? So, 3 years na rin kami magkakilala. So, kaya namin naipisipan na bisitahin siya para ma-share niya yung knowledge niya sa pag-iibon at yung mga experiences niya. Again, hindi kami mga eksperto. Ito ang mga sinishare dito sa AFL Ibon at Motorsiklo ay ang mga karanasan namin at kung ano yung mga ginagawa namin sa pag-iibon. So, ang gagawin po natin dito is tatanungin natin siya ng mga katanungan ng mga tao na nag-comment dun sa ating channel or dun sa ating mga video. So, ilan dito sa mga tanong na to ay tatalakayin natin. Okay, para sa unang tanong is, Sir Joe, pwede nyo bang ikwento kung kailan at paano kayo nagsimula ng mag-ibon? Bata pa ako, talagang mahilig na ako sa ibon. Nag-start ako sa Kalapate before. Hanggang sa nung nagkaroon ako ng trabaho, so hindi ko maiwan ang pag-aalaga ng mga ibon, ano. Nung tumungkong ako dito sa Cavite, actually matagal na rin, no, 1995. Mm-hmm. So nag-start ako mag-African since 2002. Bumili ako ng ordinary African lovebirds, yung ADS 1. Na talagang sinubukan ko kasi from Kalapate nag-shift ako sa African. Sa Makatawid, wala pa ako knowledge talaga sa sa ibon na African. So, bumili ako, pabayaan ko. Kasi hindi ko alam kung paano pag-aalaga. Pero hindi doon natatapos. Okay. Na-challenge pa rin ako. Bumili pa rin ako ng panibagong ibon, okay, which is iring na. Okay. So, natuwa ako. Doon ko pinag-aralan kung ano yung mga pangailangan ng ibon compared doon sa Kalapati na nakagis lang ko before. Tama, tama. So doon, nung pag-aaral ko, doon ko na nalaman kung paano sila i-breed. Okay. O kung paano yung kalusugan ng ibon, talagang ma-maintain mo, talagang matagal lang yung buhay niya. Opo. So doon ako nag-start talaga. So base dito sa sinasabi natin, kung nag-start kayo ng 2002. So 2021 ngayon. So 19 years, 19 no? 19 years. Diyos ko, parang yung panganay mo ba sir, ilang taon? Actually, ang panganay ko is 23 years old. So 4 years old pa lang siya, nag-iibon na kayo, yes, no? Okay. Noong nag-uumpisa ka sir, may kwento mo, 'di ba? Nag-start ka, nagkalapate. Then, nagkaroon ka ng African Lovebird, yung unang-unang parisan mo. During the start, sir, ilang cages ka nagsimula? So, yung kunyari, initial first 3 months mo, ilang cages ka nagsimula? Kasi, karamihan ng mga viewers natin, sir, is mga talagang newbie, yung mga nagsisimula sila. So, gusto namin malaman kung paano nagprogreso yung karir mo sa pag-iibon. Actually, ang mag-share ko dyan, hindi pa naman ganun ka-active ang social media, no? Opo. Ang inabutan ko dati sa yung petfinder.com. Petfinder. Yes, sir. Parang
ang that time na yon, Friendster pa yung natin sa social media. At yung cellphone analog pa, then BPL. So, hindi ako masyadong aware na may mga bilihan ng mga cages. So, nag-improvise ako ng sarili kong cage. Ay, unang-unang mong cage, parang unang ilang beses lang. So, dahil syempre, hindi ko na maalam din na mga pet shop na talagang may mabibilan. So, doon ako nag-start. Nagawa ko siguro mga 4 na pirasa na improvised cage. Doon ako nag-start. Then, later on, na nagkakaroon tayo ng mga kaibigan din sa pag-iibon. Nakita natin yung mga setups ng mga ibon niya. Nakakabisit tayo sa mga legit dump breeder. So, doon ako nagka-idea na, na i-upgrade ko rin yung ano ko, yung ibunan ko. Okay. So, doon mga 4 na cages ilan yung ginawa, no? So, yun, 4 na pares pa lang ang inaalagaan niyo. So, ano yung mga unang 4 na pares niyo? Actually, ano Personata Green, Personata Wild Type na. Actually, hindi ko alam na mamahalin yung... Ah, Personata Wild Type. Oh. Mm-hmm. Kanina yung unang nakuha ko, natatandaan yun? Nung nasa opisina ako, may nakita ako na naglalakad sa kalsada na may dalang ibo na Green Personata Wild Type. Okay. No? That time, siguro hindi rin alam nung tao na mamahalin ng ibo. So, sabi ko, kung binibenta mo, bibiling ko. Doon ako nag-start. Then, saka ako naghanap nung pamares na sa breeder. Dahil actually, wala na yata siya ngayon. Chips sa manok eh. Doon ako nag-start sa Personata talaga. Talagang ano, first love is Personata. Yes, doon ako nag-start. So, kaya nung time na yon, dumami ang Personata wild type ko. Actually, maganda talaga. May kumukuha sa akin na mamakyaw. So, iniisip ko, sabi ko, mabili pala to. Hindi ko alam kasi dahil yung social media noon ay hindi pa ganun kasikat. Yung inaalagaan ko ibon, which is expensive birds pala, pero naibibigay ko ng 500 pesos. So, tao-tao lang ang bentahan. Tao-tao lang ang bentahan. Kumbaga, kasi nga hindi pa active ang social media. So, ang nangyayari, sir, parang para ka makabenta ka nung mga panahong yun, kailangan kilala mo yung personal, yung bebentahan mo, or may nagturo, or may nag-refer sa'yo. So, ganun pa kahirap noon. Pero masaya na tayo makabenta. Masaya na. Actually, sabi ko nga pagka nagbenta ako sa pet shop, ng 10 piraso, so sa 350, okay, 3,500 ako, no? Masaya na ako noon kasi napapakinabangan ko yung libangan ko. Actually, hobbyist talaga ako. Totoo yan. Makakonsider mga hobbyist ako for more than 19 years na. Saka ngayon, kung talagang susuko ako. Pero that time, bumenta ako ng 3-5, masaya na ako. Kasi noon din mababa pa rin ang presyo ng patuka, mababa pa presyo ng cages Actually, nagsimula ako, nasa 650 lang ang isang 17x30, pero ngayon parang 850 na ato or higher, no? So pataas ng pataas yung mga breed essential or yung mga breed needs. So kayo mga kagilas, kung naririnig niyo yung mga usapan namin dito, ito yung mga reminiscing the past na medyo ganito pa ang presyo ng ibon at medyo mabababa pa yung mga pangangailangan ng ibon. Sir, nabanggit mo gumawa kayo ng cage, di ba? So, ano yung mga unang-unang breeding cage, sukat ng breeding cage nyo noon? Actually, matutuwa ka panahon ng kampanya kasi may mga placards na kudrado na, frames. So dito marami nagkalat. Binaklas ko lang siya. So kung siguro mga talaga square lang siya So kahoy to. Kahoy lang, very clean. Talagang DIY. So, kasi nga nag-start ako, so hindi ko naman iniisip na yung African, pwedeng sirain niya yung screen kasi screen lang talaga So, ito yung maninipis pa. So, yung mga screen na ganyan ang ginagamit. So, maninipis pa nun, no? So, ito naman sir, kasi usual na katanungan ng mga baguhan. Okay, ano ba ang halo mo ng patoka? Kasi, sir, minsan meron tayo tinatawag na African mix, meron tayong African canary mix. Iba-iba, iba-ibang mixes, no, ang nakikita natin sa market. Pero yung mga
season breeder katulad ni Sergio, hindi natin alam kung ano yung hinahalo niya, kung may dinadagdag pa ba siyang canary seed, top flower, or whatever. Sir kayo, dito sa Ibunay nyo, ano yung talagang ginagamit nyo na patoka dito? Actually, before akong naging successful breeder, okay, Ibon, sumubok din ako ng sari-saring patoka. Okay. Kumbaga parang iniisip ko rin na may factor ba ang patoka sa mga alaga natin Ibon. So, kaya minsan, bumibili ako ng mga seeds na po pwedeng mag-enhance para mabreed ko agad ang Ibon. So, okay, nag-sample ako. Actually, meron ako dito. Ayan, papakita mo. Meron ako dito. Ito, kaya matagal na to. Ito, ayan, stock na ho ito. Matagal na to. Rape seed do ito, no? Ano pa? Rape seed. Ah, okay. Rape seed. So, ito, isa to sa before na hinahalo ko sa Ibon. Okay. Para... Konti-konti, ah. Oo. Yan. Para... Okay. Ma-breed natin siya, no? Oo. So, hindi natin alam kung may mga gumagamit din ng ibang mag-iibon niya, no? Oo. So, minimix din sa mga nabibili nilang mix na, okay, na patoka. Okay. Pero usually lang sa breeding ko, sir, iwas lang sa dami ng patoka. Okay. So usually sir, ano talaga yung gamit mo ngayon na African mix? African mix ako, then naglalagay ako ng jockey oat. Okay, jockey oat. Para sa mga breeder. Okay. Actually, kailangan hindi sila tumaba para yung breeding ng ibon may continue. Okay, tama naman. Once kasi na tumaba ang breeder natin, lalo na yung hen, yung production ng egg niya, isa paaring hindi maganda. Tama yun. Pag-egg bind siya, kasi tumataba siya, hindi niya malabas yung itlog niya. At the same time, yung fertility ng ibon, mababa. Actually, totoo yan, sir. Naniniwala ako sa inyo. Mababa siya. So, sa patuka naman, hindi naman ako masyadong particular na kung meron akong patuka. Pero sa akin, control dun sa pagbibigay dun sa breeder. So, ang ginagamit po ba natin is scoop? Scoop? Scoop or one kung scoop? Sa gatas, kung familiar sila sa scoop ng gatas, at meron ako rin, na-answer, sir. Sige. Kung familiar kayo sa scoop ng gatas, ganun lang ho ang ilalagay natin. So, one breeder, one scoop, sa maghapon na. Okay, maghapon. Hindi ka na nagdadagdag, sir. So, hindi na ako nagdadagdag kasi, sapat na sa kanila yun para sa kinabukasan talagang ganado pa rin sila kapag so ikaw sir katulad ko kasi ako meron akong tatlong klase ng patoka na inilalagay ng pagka breeder wala pa tong naglalagay ako ng isang mix seed bali yun nga yung seeds natin naglalagay pa ako ng chick booster naglalagay pa ako ng soft food so kayo sir alam ko sir eto actually mga kagilas etong ibuna na to mamaya kukunan namin nasa ilalim kasi to ng mango tree under the mango tree so ang ano namin lokohan namin dito ang mahiwagang puno kaya napaka successful ng breeder net breeding ni Sir Joe no so dito nagugulat kami nung una bumisita kami to way back 2020 yata or early 2020 yata sabi ko Sir Joe may TF ka na ba sabi mo pa noon wala puro possible kaya natatanda mo yung kwentuhan ano sabi mo puro possible sabi ko kasi kami naka PF na no tapos after few months sabi mo sa amin kumuha ka na ng pilpalo tapos nag-breed ka na nakakapagpabuga ka na ng magagandang pilpalo which is kami na una na kumuha na kesa sa inyo nung time na yun na visual yung gamit namin ha pero ikaw nagpapabuga na kami wala pa kaya biro nga namin itong under the mango tree na iba na to napakahiwaga na itong puno na to kaya very critical yung mga tinatanong natin sa kanya so pero yun sa inyo di ba talagang patoka lang tapos isa lang isang lalagyan lang tapos nagugulay ka ba yan nagugulay importante rin ang gulay ano yung layo mo ng gulay sa natatandaan mo hindi, sa akin kasi sulit pechay angkong malunggay yan so yun lang kumbaga yun ang nakasanayan na ibon ko so yun pal malimit ang binibigay ko kesa sinasabi mo naman na naghahalo ka ng ibang patoka sa ibon mo sabi mo merong nagbibigay din naman ako yan pagkang yung ibon ko na breeder at namisana so binibigyan ko na sila ng buffet okay buffet na sila so kumbaga
pagka meron tayong papisa, eh huwag din natin tipirin. Okay. Kasi okay, yung production ng ibon natin, once na naibigay at nag-breed na siya, na namisa na siya, so ibigay naman natin nararapat para okay, dun sa sisiw na alagaan niya, eh maging malusog at so malalaki. Eto sir, no, sinabi mo nga, nabanggit mo, buffet. So yan na yung kada lalagyan ba, ibang klaseng seed? Yes, iba, yes, okay, sir. So, yung isa, definitely, mixed seeds yan. Ano pa yung mga iba mong nilalagay? Separate ang canary. Okay. Separate ang sunflower, pati oat growth. Okay. Saka yung egg food. So, yung can, ano ka, linawin ko lang ng mga kagilas. So, yung canary, separate yung canary mix, African mix, separate pa yung canary. Oat growth at sunflower, isang lalagyan lang? Separate pa rin. Ang sunflower. Actually, kaya nalalagyan ko lahat ng mga sari-saring seeds yan sa mga breeders ko. Kasi hindi laman lahat sila okay, eh kumakain ng African, kumakain ng canary seeds, oat growth. So, kung ano ang hindi nila kinakain, inaalis ko na. Okay. Binibigay ko na sa iba. So, yeah, kumbaga, binibigyan ko ang breeder ko ng choices kung anong gusto nila para ipakain sa inakain nila. So, yun, pagkatapos natin pakainin, no? So, sinasabi nyo nga, tinatanggal nyo na at binibigay nyo sa iba. So, the following day ba, since alam mo na hindi siya, for example, hindi siya palakain ng oat growth ngayon. So, kinabukasan ba tanggal na talaga oat growth or bibigay mo? Hindi, actually, tinatanggal ko na yung buffet niya. Okay. Isasama ko na lang dun sa malaking pot. Okay. Doon ako nagdadagdag ng oat growth. Okay. Ayan ang, let's say, oat growth. Doon ko mamomonitor kung kumakain na siya ng oat growth. That's the time, nalalagyan ko siya ngayon ng sariling buffet na oat growth. Kasi monitor ko doon sa pot na malaki sa African mix na sama-sama na kinakain niya doon. So, okay, that's the time na magbibigay na ako. Siguro, yun na talaga ang time para isubo niya sa inakain niya. So, very, doon sa dinidiscuss ni Sergio, parang nakikita niyo, no? Ini-emphasize nga dito na dapat kilala mo ang mga ibon mo. Yes, dapat correct, alam mo kung anong kinakain niya. Dapat nila monitor niyo. Kasi hindi yan po pwedeng bigay ka lang ng bigay ng pagkain. Para mga tao rin yan. Merong mga paborito nila to. Merong sawa na sila dito. So, yun yung in-explain ni Sergio. So, tama, Sergio, yung pagkakaintindi ko sa inyo, dapat kilala mo yung ibon, no? Oo. So, nagmo-monitor ka talaga. Yes, daily dapat talaga. So, usually, alam natin na, sir, nagtatrabaho ka, actually, Mondays to Saturdays ngayon, yes, no? Kasi, linggo ka lang bakante. Paano ka nagpapakain? Early morning ba? O sa gabi ka nagpapakain? Yun, isa sa, kumbaga, parang duty ko, no? Bilang, kumbaga, tatrabaho bilang ama sa, kailangan gumising ng maaga para sa kanila. So, mas priority ko sila na asikasuhin after nun, saka ako mag-prepare sa pagpasok ko. So, talagang magbibigay ako ng time para, kumbaga, yung passion ko muna na unahin ko bago yung sarili ko. Usually, sir, ganyan. Mm-hmm. Ganyan talaga mga mag-iibon. Una, so mga alas 6 to, alas 5, nagpapakain. 5.30, nag-start ako talaga. Nag-hilig pa yung mga ibang mag-iibon na, ano? Ako nun, gumigising na talaga para nag-start na ako na maglinis, para i-prepare sila. Yung ibon ko kasi, once na gumising ng nanay ko, gising na ibon ko. Kasi magbubukas na ng ilaw ng nanay ko eh. Oo, totoo yan. Makakita lang ng konting sinag yan. Tweet-tweet na lahat yan. So, ang aga, di ba, 5.30. So, eto mga kagilas, isa dito, kung natatandaan nyo yung una nating video, tungkol din sa beginner's guide, okay, na nilabas natin bago tong video na to, no? So, meron ba talaga kayong oras ng ganun kaaga, 5.30, na regular yan, araw-araw, regular walang yan. Bakasyon yan, wala, sir, wala, no? Walang bakasyon, isa niya, bakasyon na eh, nag-uwihan sila ng balag, bakasyon ha? May iiwan kayo, no? May iiwan ako kasi naawa ako sa mga alaga ko eh. Hindi ko siya masacrifice na, kasi may buhay. Tama, may buhay, sir. Kasi, so, minsan, nasasakripisyo kami ng misis ko. Ivan. Kumbaga, parang makiselebrate kami sa family. Naiiwan kami rito. Para lang sa mga... Tama yan, sir. Pero, yan, nabanggit natin yung bakasyon. Minsan ba, kung talagang hindi maiwasan, kailangan umalis kayo dito. At wala kayong makuhang... tawag dito, magpapakain. Minsan talaga wala. So... iniiwanan mo sila ng loaded na pagkain, loaded na tubig, o hindi pa nangyayari sa'yo? Actually, hindi pa nangyayari sa akin. Kasi, iniisip ko rin eh.
may buhay sila eh. So parang hindi ko nga maisakripisyo na hayaan na lang sila na ako eh nag-ihahay sa isang isang araw lang eh magpasarap ako sila magdudusa. So isa niya talagang bumabayad na lang ako. Nagre-rent ako ng tao na magpapakain sa kanila. Let's say mawala ako ng 5 days mag-usap na lang kami para paalaga ako sa kanya. Yun lang. Maga, parang pakikusapan kahit pa paano abutan ko siya. Eh okay naman. Okay naman. Doon ako kumbaga parang doon ako nagkakaroon ng time para makasama naman sa gatherings ng family. So mga kagilas, nakita nyo, no? Ito ba yung isang sinasabi natin? Meron ka bang time at dedication? Kasi hindi to, sabi ko nga, hindi to parang ano lang, no? Parang nagustuhan mo, bibilin mo, pag ayaw mo na, susuko ka or pababayaan mo, no? So nakita nyo yung pinag-uusapan natin. Yan ang ilan sa mga challenges ng mga breeders, no? Pag nag-start ka na mag-produce, may production na, even wala pa rin production, hindi mo maiwan ang ibunan mo. Yan ang lagi nagiging problema na gusto magbakasyon ng 2 linggo o 3 araw, minsan 2 araw lang. Yung utak mo nasa ibunan, kamusta sila, kawawa naman sila, kumakain pa ba. So yan, katulad ng sinabi ni Sergio, pag may mga lakad na importante, talagang kailangan niya mag-hire ng tao. Okay, o kaya, pag wala talaga, kumbaga wala ka ng no choice, edi iwan, di ba, sakripisyo. So nakita niyo mga kaibon, yan yung mga akagilas, yan yung mga suliranin na dinadanas natin or yung mga challenges sa pag-iibon, di ka makaalis, di ka magpag-bakasyon. Anyways, punta naman tayo doon. So ang oras ng pagkain mo around 5:30, siguro matapos ka 6:30, ganun, or minsan 7, depende kung gaano ka matagal. Kinakausap mo ba yun? Kasi may nagbiro sa akin, may nakikipag-usap sa ibon. Actually, si Missy, kinakausap niya talaga yung mga ibon. Sir, kayo ba? Kinakausap niyo ba? Hindi, sa akin lang, usually lang parang kinakausap ko rin, bigyan nyo naman ako, bumuhay naman kayo ng magandang ano. Kumbaga parang, sige, naiintindihan naman nila yan eh. Naiintindihan nila. Actually, pag pumasok pa lang ako dyan, kilala na nila ako eh. Kasi may tiwala sila sa'yo eh. No? Kilala na nila ako. Kaya nga, pag may ibang papasok dyan, sabi ko, dahan-dahan kayo kasi lalabugan ko. Pero ako, kahit na andyan nga yan, nagme-mate yan eh. Nagme-mate sila eh. Nagugulat ako, may nagme-mate pala. Kasi nga, alam nila na ako yung, baga, alam nila na ako yung taong nagmamalasakit sa kanila. Ikaw ang kagilas nila. Kagilas nila. So yun, tama sir, ako naniniwala kasi pagka bago ang ibon sa ibonan ko, medyo mailap. Pero after some time na nakikita ka nila regular, nagiging kampante na siya sa inyo. Correct. So yun yung isa sa mga dapat nyo rin malaman. Na malalaman nyo kung medyo kampante na sa inyo ang ibon nyo, nagme-meet na yun sa labas, o kaya pag nandiyan ka, hindi yan tumatakbo sa nest box. Pag nakikita mo pa rin na nagtatakbo sila, ibig sabihin wala pa silang tiwala sa inyo. Ako may mga ganun akong ibon hanggang ngayon. Kasi bihira na akong pumasok sa ibonan ko. Ang nagpapakain nun, tsaka nagme-maintain talaga ng ibonan ko is yung sinisis at yung mga nagpapakain at naglilinis ang ibonan yung mga anak ko. So dito kasi si Sir Joe, lahat yan, no? So, ito yung mahiwagan tanong. O kaya, nabanggit ko nga sa inyo na napaka, kumbaga ako, kahanga ako sa inyo na ang bilis ng breeding nyo talaga, ilang buwan lang magugulat ako, nagbubuga na kayo. So, tawag dito sir, tanong ko lang, ano ang gamit nyo na vitamins? Actually, ano eh, kumbaga, pwede ba itong sabihin, no? Yes sir, kasi ang ano lang naman natin yung brand na ginagamit nyo, para lang ma-share natin sa kanya. Ano ko lang na, we are not promoting na or hindi kami sponsored, no? So ang ano lang natin is gusto natin malaman kung ano specific brand na ginagamit ni Sergio para kung sakali magustuhan nyo or makabisita kayo at makita nyo talagang preba na grabe ang bilis ng production dito sa ibonan na to, baka sakaling magamit nyo rin sa ibonan nyo. Sir, pwede yan sir, ano naman, hindi naman natin sila ano. Para sa akin lang ha, kumbaga ako, loyal talaga ako. Ang gamit ko before, start ako sa Electrogen lang. Okay. Ngayon, ang mixing ko lang sa pagbibigay ng vitamin sa kanila, pag sa flights lang, let's say hindi pa sila breeder, kasi ang timplahan ko is 1.5 liter, tatlo, no? Doon sa isang 1.5 na liter ko is
tinatapangan ko, which is yun ang binibigay ko sa mga breeder ko. Hmm. Siguro bibigyan ako ng 5 scoop doon sa breeder. Okay. Kasi gusto ko matapang talaga eh. Tapos 3 scoop doon sa ano or 2 doon sa mga nasa flights lang. So ang halo niya 5 scoop sa isang 1.5. Okay, ng select breeder. Okay. Doon eh nakita ko effective siya. Okay. Talagang ang breeder ko continuous ang breeding niya. Actually, ang meron ako ng ano yung nag mass production ako. So every time na mag-breed ang ibong ko, dinudukot ko, binibigay ko sa mga pamoser ko. Doon ko nakita yung effectivity ng pagbibigay ng vitamin sa breeder na tatapangan mo siya para magkaroon sila ng eagerness na mag-breed palagi. Mag-breed palagi talaga yung ibon. Kasi kung saan naman magpapahinga yan, kung talagang pagod na sila, nasagad na sila for breeding, magpapahinga sila. Pero for nakita mo na ang ibon mo, condition talaga, mamomonitor mo naman yan eh. Let's say, nag-breed, kinuha mo si itlog. After a few days, makikita mo, nag-iikutan na naman. Kasi yung vitamins na binibigay mo sa kanila, dahil continuous ang bibigay mo ng matapang na vitamins, nasa dugo, nasa katawan pa nila. Condition pa rin ang katawan nila. So, continuous ang breeding ng mga breeders. Okay. Lalo na pag gusto mong magbuga ng maraming breeder na mamahali. Anyway, sir, nabanggit mo rin na dire-diretso yung breeding ng mga condition na ano no na mga ibon no. Pero once na nag-slow down na sila, naniniwala ka ba dun sa pahinga muna, ilalagay ko muna kayo sa flight o nandun sila sa breeding camp? Importante yan no, sa mga breeder natin. Kasi ano rin yan eh, parang sa tao din naman yan eh, pag sobrang pagod na, kailangan ipahinga nyo rin eh. So pinapagpahinga mo sa flight? Oo, nilalagay ko sa flight. Actually, sinasama ko siya sa marami para at least makikipag-agawan siya sa iba. Sa pares niya. So, kumbaga, sa pagkain, nakipag-agawan siya. Kumbaga, para at least na ano din yung condition niya. Kasi ang breeder natin, lalo na yung babae, lagi nasa nest box. Totoo eh. Nasa loob. Itlog lang siya na itlog. So, wala siya exercise. So, that's the time pag guminto na siya, pahinga natin. Okay. Bigyan natin ng pahinga. Bigyan natin ng gulay para sa tao din. Relax din kahit paano. Okay. So, sinasama mo sa marami pa sa marami. So, para makihalubilo. Makihalubilo siya. Para kasi, hindi maboy. Kasi ano nangyayari kasi yan na, sir? Pagka pinahinga mo sila, sila din na magkasama. Okay. Susubuan pa rin ng asawa yan eh. Okay. So, parang hindi nyo pinahinga. Okay. So, kung ilalagay mo sa flight yan, mahalubilo sa iba yan, makikipaghabulan sa iba yan, at least yung katawan niya, talagang nag-ano uli yung mga muscles niya, yung mataba niya. Eh, kung mataba siya, mag-burn siya kasi nga nakakalipad siya ng malawa. Okay. Hoy, now, mayroong bisita si Sergio. Bisita ni Sergio. Kaway. Tapos yung nag-order ka, ulit kami pangalawa, di ba? Oo. Sir, ano? Yan, sir. Ano pangalan, sir? Po, from the Spaniards. Kakukuha ko lang po. Newbie. Newbie lang. Sige, welcome sa pag-ibon. Diretso na.